Hello, hello mga kaludi! Ayan, good evening po sa lahat kasi gabi na po dito. Ayan, mga dalakong prutas kanina, preskong prutas mula sa bakuran ng amo ko. Ito yung yellow plum. Ayan siya oh. Matamis yan. Dalawang klase ng plum guys, yung purple at saka yellow. Ayan. Kung mga nakakaalam, alam nito guys. Mas gusto ko yung yellow dahil mas matamis siya. Di kagaya dun sa purple plum na yun na medyo maasim minsan. Ito ay ano siya, masaka mas malambot. Ayan oh. Tapos yung isa naman ay yung figs fruit. Ayan. Ang tawag sa Greek ay sika. Yung sa plum naman, ang tawag sa plum sa Greek ay vanilla. Ayan. Ito oh. Purple figs naman ito. Ito yung masarap. May yellow din na ganito na sika. Pero mas gusto ko itong purple. Green purple. May isa pang kulay ng ganito na sika. Yung as in na dark purple. Pero wala yun. Hindi siya ano. Hindi siya maganda dahil dry yun sa loob. At saka halos mangiting na yung pagka-purple niya. Hindi pa pala hinog. So ito ang the best. Ayan ang pagkalalaki o. Oh. Ang maganda pa niyan guys. Talagang ano siya. Biological. Wala siyang spray. Wala din siyang gamot na nalagay para siya ay mamunga. Kaya, ang maganda, kahit na hindi siya nai-sprayhan, hindi naman siya, wala siyang ano, hindi siya natutusok ng kung anong insekto. Ano pa rin siya, maganda pa rin siya. Kaya, plain water talaga yung nag-ano sa kanya para mamunga siya at lumaki yung mga bunga ng ganito, oh. Napisa na yung iba pero okay pa rin yan sa loob. Laki oh. Masarap to guys pag palamigin mo ng konti tapos sa kakakainin. Ayan. Kaya makakatikim na naman ako ng fresh fruits. Gustong gusto ko yung kumakain ako sa habang namimitas ako ng figs. Kaya ayan oh. Ito naman. Ito yung yellow plum. Ayan na yan. Lalagay din natin. Malalaki din siya oh. Kanina talaga inakit ko yung puno nitong plum dahil medyo mataas saka ang dami na yung nalaglag. Sayang. Eh, nag-overnight na kasi. Inakit ko na yung puno kasi mataas. Yung sika naman, dahil pagkalaki-laki yung puno, ang laki as in talagang napakalaki siya. Ang taas ng mga bunga pero may mga, yung mga sanga na medyo bumaba siya. Yun ang hinila ko kanina. Kumuha ako ng upuan at doon na lang ako pumatong. Kaya yan lang nakuha ko. Baka bukas siguro ulit kukunin ko pa yung iba dahil naglalaglaga na rin. Ayan, gustong-gusto ng mga ate ko yan. Tapos itong yellow plum. Biological, fresh fruits. Mahal ito pag binili mo guys sa ano, sa market. Sa palengke. Yan nagbebenta. Pag, lalo pag sinabing biological, ay nako. Hindi basta-basta ang presyo. Lalo na itong sika. Ang mahal niyan. 6 euro yung isang box. Ilang ano lang. Pero dito guys, yung mga yung ganyan, mga ganitong prutas, lalo na itong sika, yung figs, tumutubo yan sa daan-daan. Namumunga ang mga yan, kaya pag nakakakita ako, kumukuha ako, ah, basta may hinog. Kaso nga lang, kung bakit pag sa market, sobrang mahal, yun ang hindi ko maintindihan. Tumutubo ito kung saan-saan lang, pero pag binenta sa market, ang mahal. Kaya, maswerte ako dahil lang sa amo ko, malaki yung bakuran nila, daming ano, daming mga pananim doon. May orange, matamis din yung orange nila, yung ini-squeeze na iinumin. Mandarin, tapos ito, itong sika, tapos yung plum, tapos may luto, yung persimmon, ayun. May lemon at may grapefruit pa. Yung grapefruit, naglalaglagan, ay mabigat kasi, kaya hindi na ako kumuha. Ayun yung mga tanim nila doon sa amo ko. Lahat-lahat yun ang mga biological trees. Ayan. Kaya guys, ayan, ilagay ko kunti dito sa ref. Hindi dapat hugasan yun kasi pag hinugasan yun, masisira ang prutas. Kaya pag ganito na press ko out from the tree talaga, huwag nang hugasan kasi hindi naman siya madumi. Ilagay lang yan. Pag lumamig siya ng kunti, ayan, saka kakainin. Ayan, guys. So, thank you for watching again my simple vlog. Ayan, may lemon pa pala sa loob, oh. I mean, melon pala.
Ayan, salamat ulit at see you next vlog. Thank you. Bye-bye.